Choose courage. The Alagang Kapatid Bloodletting Event is brought to you by the Department of Health, Philippine Blood Center, and Alagang Foundation Incorporated. In partnership with JCI San Juan Dambana, Fisher Mall, Donate Philippines, San Miguel Foundation Incorporated, Eng Bitin, Soka Gakkai International of the Philippines, Coca-Cola FEMSA, Claybell, Daddy's Toasted Shopaw, Smash Audio, and Maynilad. Walang tren, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, walang aatrasan. Erwin Tulfo, punto, asintado, punto, asintado. Ay, magandang magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakina ang ko lang itong ating override masyadong malakas pa ng engineer ayan konti lang konti ayan okay na ba okay okay anyway mga kapatid araw po ng Webes ngayon at shortened period po tayo dahil may basketball po mamaya yung ating PBA din may live po dito na ihahatid namin sa Radyo 5 kaya bibilisan na lamang po natin 7:30 po tayo ngayong umaga pero marami po tayong pag-uusapan at kaya naman itong ating programa the 1.5 hours lamang ay siksik ha? At umaataw ng mga issues mga kapatid unahin na po natin itong issue patungkol po dito sa Marawi City ayon po kay Manong Digong aba ay 2 hanggang 3 araw na lamang so starting today hanggang Wednesday ay maaaring maibalik na sa kamay ng pamahalaan ang Marawi City ay there ay mauubos na nila yung mga multi group o ito ay magsisiatrasan na itong tinatawag na multi group na nandyan po ngayon sa loob ng Marawi City ito po yung nagbibigay ng sakit na ulo and did you know couple of days ago nagkaroon po ng ceasefire ha, sa pagitan ng gobyerno at multi group para lamang mga kapatid maipalabas, makalabas yung mga natrack po ng mga civilian doon which is very good. Aba ay malaki rin po na itulong ng Moro Islamic Liberation Front, MILF. Ganun nga, di ho ba? Aba ay makikipag-usap, itong nga MILF po, ay meron po negosasyon ngayon with the government. Siyempre, ipakita niyo po in itong for goodwill, ipagulong naman rin ho kayo, di ho ba? Eh, total, mga kamag-anak naman ho ninyo yan, mga pamangkin ninyo, manugang ninyo, mga anak ninyo rin naman yung mga maote na yan. Bakit nila lang ninyo kausapin? Nevertheless, ayun po sa aking informante, ang yan naman ang binigay na assurance ng MILF at tutulong sila. Ay, that's good, ha? Mamaya-maya, hihingi tayo ng update live mula mismo sa Marawi City. Isa pang pag-uusapan natin ngayong umaga mga kapatid ay itong patungkol dito sa Sus Marios at nangyari dyan sa Resorts World noong Friday. Diyos ko pong pineapple bayan. Alam niyo, sabi ng ilan, blessing in disguise ho yun. Pero marami po kasing namatay, so you cannot call it a blessing in disguise. Pero kung titignan ho ninyo, ay at least nalaman ho natin kung gaano kahanda ang Metro Manila sa pag-atake ng terorista. Ito po ay hindi terorismo. Ay, uulitin ko pala. Doon sa mga dilawan at mga media na mga dilawan, itigil yun na yung limpet na terorista-terorista. Hindi nga terorista ang sabi. Pinagpipilitan pa kasi, lalo na yung isang wire service dyan, yung news sa internet dyan, na kinagagalitan ni Manong Digong, pinipilit na terorista raw talaga. Hindi nga terorista, parang naging terorista. Kristiyano yung pumatay, na-identify na, katoliko pa, may anak na 3, hindi siya miyembro ng ISIS. Huwag nang pilite na terorista. Kayong mga dilawan dyan ng mga media at mga dilawan na nagpapakalat ng fake news sa social media, itigil. Dahil hindi po terorista yung tao. Napag-alaman na, nakuha na lahat ang background, umami na yung pamilya, na oo, asawa ko po yan, oo, anak ko po yan, nalulong sa sugal. Kaya tigilan na yung terorista-terorista, hindi po siya terorista. Kung yung sinasabi ninyo na, eh, bakit na yung nagpalabas yung ISIS? Yung ISIS na yun, huwag kayo magpapanawala. Lahat na lang ang may patayin, sasabihin lang sa amin yan. Lahat na lang,
May nagpakamatay yung pag sa amin niya. Jesus Maria, nakasagasa na kulang nila, pati nakasagasa na jeepney driver, sabi niya, terrorista. Ultimo lamok, inaangki nila na saksi na yun. Pakawala nila yung lamok. Huwag nga ninyo paniwalaan ng mga website ng mga terorista na yan. Kagaya, hindi na pahiya ngayon. Hindi alam ngayon, ata mo, papakatahimik na ISIS. Primero, sabi nila, amin niya, pinadala ng caliphate, kung ano-ano mga fake. Lekak. Eh, hindi naman pala terorista yun. O, itigil na yan. But anyway, after this is said and done, dapat po, ngayon, investigahan na. Okay, tapos na yung mga turuturuan, ha? Natapos na ho yun. O dapat, itong investigasyon na hindi lamang dapat limitado sa management ng Resorts World at Security Guard. May mga pagkukulang din po rito ang Philippine National Police, sad to say, at saka ang Bureau of Fire, at saka ang mga local government units. Bakit? Una, doon sa security guard, trabaho po yan ng PNP Sosya, yung in charge po ng mga security guard. Trabaho nila ang mag-inspeksyon sa mga security guard ng mga negosyo, ng mga bangko, lalo po yan hotel at casino. Dapat in-inspeksyon po yan gabi-gabi ng PNP Sosya. Dahil yung panahon po na Philippine Constabulary, meron po itong PNP Sosya na ito. Sino yung dyan nagpapakuha ng lisensya ang mga security guard? Nag-i-inspection po yan. Tinitignan ko yung guardia na tutulog. Pag nakakita na tulog, tanggal yung lisensya. At bakit ngayon, in this case, hindi ninyo chinek kasi babae yung nag-guardia, matapang yung gugbabae. Pero yung magagawa nun, armado yung suspect. Ang tapos ng bato, yung Pasay Police siguro. May kasalanan din dyan. Ngayon, mag-inspect-inspect. Pustahan tayo mamaya, bukas, makalawa, pag mukat-mukat natin, puro inspeksyon ang gagawin ng PNP. Kunwari, patayo tayo sa mga pintuan ng mga mall, ng mga hotel. Alam ko rin mga karakas ninyo. Pag may nangyari na, nandyan na kayo, patayo tayo, gano'n, mga pa-inspeksyon-inspeksyon pa kayo. Lahat kayo, mga general kayo, mga hiriyo pa kayo. Inspeksyon ninyo bago may mangyari. Hindi yung pagkatapos ang nangyari, dyan kayo mag-inspeksyon. At saka huwag nyo inspeksyon yung mga main door, main gate. Inspeksyon yung mga likod. Dahil doon dumaan niya si Kumag. Doon siya dumaan, hindi siya dumaan sa main door ng napakadaming mga security na may mga x-ray, may mga metal detector. Dumaan yung suspect sa likod, doon sa second floor, kung saan man siya dumaan, hindi siya doon sa main door. Yun ang inspeksyon ninyo. Yun ang nakakulangan ng Philippine National Police. Let's talk about Bureau of Fire. Bakit Bureau of Fire? Ang Bureau of Fire, ini-inspeksyon nila yung mga building pag mga naitayo kung tama ba. At ang Bureau of Fire, nag-inspeksyon ng mga sprinkler. Ang tanong na karamihan ng mga namatay ng mga kaanak doon, wala bang sprinkler doon, Mr. Tulpo? Ay, napakadami ho! Diyos ko po, nakapunta na ho ako dyan. Mariusep na bawat kwadrado ng bubong may sprinkler. Ang tanong, ang nangyari? Bakit hindi gumana yung sprinkler ninyo, hoy? Ano yung dekorasyon? Ano yung palamuti? Diyos ko pong pineapple ba yan? Yan, ang tanong natin, Bureau of Fire, hindi ba kayo nag-inspeksyon? Problema kasi sa Bureau of Fire natin, pag natatala ng investigador ng inspector na yan ng salapi sa bata, ng mga tilak sa bata na tigli-limandaan, hindi na rin, very good. Pag sinabi, good, very good po sir, yung sprinkle namin, gumagana. Testing na ninyo mga buhang. Hindi yung sinabi na okay na, okay na. Natapala ng mga mukha ninyo. Investigahan din niya mga tiga Bureau of Fire. At investigahan din dapat yung mga taga local government unit, yung mga building permit. Tama si Manong Digong. Ay, bakit konti yung fire exit? Hindi nakalabas yung mga tao namatay sa suffocation. Bakit na? Building officials ng Pasay, sagot! Akala ninyo, lusot na yung akala ninyo. Resorts World Management lang ang mananagot dyan at saka security guard. Hindi! Kayong PNP mananagot din dyan. Kayong Bureau of Fire at kayong mga building officials na Pasay. Babalikan ko kayo mamaya-maya. Tumabi muna kayo. Pasukin muna natin si Colonel Edgar Arevalo ng Public Affairs Office. Magandang umaga po, Colonel Arevalo, sir.
Magandang umaga, Sir Erwin. At ating mga tagapakinig, magandang umaga. Yes, sir. Hingi lang tayo ng update dung po sa nangyayari ngayon sa Marawi. How is it? I heard the president said na 2 to 3 days this will be all over. The government will be in position again. Hawak na ulit totally 100% ng gobyerno ang Marawi City. Meaning to say either patay ni mga kalaban or they have withdrawn. Pero what is important is manunumbalik na muli sa kamay ng mga gobyerno 100% ang Marawi. Is this correct, Colonel Arevalo? Tama po yan, Erwin. Yan po ang pronouncement ng ating Commander-in-Chief. Opo. The next 3 days ay fully marirecover na natin at mariliberate natin yung portion na yan. Ng Marawi at mga teroristang grupo na yan. So, nabanggit din naman ating Commander-in-Chief and it has always been our priority na much as we would like to finish this, sabi nga, rapid conclusion, ang ating challenge palagi at consideration is safety ng mga sibilya. So, kung mabalitaan mo, nabalitaan mo na po si Erwin na meron tayong mga iba't ibang pamamaraan or efforts para ma-achieve natin yung objective mo. Kahapon, nagkaroon po tayo sa utos ni Diaanyo at coordination ni Galvez. Nagkaroon po tayo ng tinatawag natin humanitarian ceasefire kahapon. A 4-hour lull in military operations upang bigyang daan ang ating mga civilian na naipit sa bakbakan may take advantage yung tinatawag nating peace corridor upang sa ganun ay makadaan sila at makabalik sa mag-move to safer ground. Unfortunately, much as nag-succeed naman tayo, 179 ang bilang natin na nakapag-take advantage dun sa humanitarian post na yon or humanitarian ceasefire, ay dalawang sundalo ng Philippine Marines ang tinarget pa rin ng mga snipers doon sa kasagsagan ng supposed to be ay ceasefire. Sa ground na ang ating mga kinakalaban dito ng terorista ay nagtitipon sa mga mosque at sa mga madrasa at doon sila nag-establish na tinatawag nilang war position at ginagamit nilang staging area upang labanan yung ating mga security forces na nandito na sa huling yugto subalit pinakakritikal na period ng operation. Alright. Well, Colonel, panghuli na lamang po, ano, mabilisan na lamang, sir. Ang nung nagkaroon ng lal, ito po ay tumulong dito ho yata. Correct me if I'm wrong. May naitulong din itong MILF. Is this correct, sir? Tama po yan. Tama po yan. Ever since ang MILF po ay very supportive sa ginagawa nating operation plan. They are supportive to the declaration of martial law. And they have communicated this to Lieutenant General Carlito Galvez Jr., ng commander natin ng Western Mindanao Command, na overall na mamahala ng operation natin dyan. And we're grateful sa effort nila. At meron pa po tayo, hindi po natin ang pangalanan, meron pa po tayo isang influential person na tumulong po sa atin to broker this particular humanitarian post or humanitarian ceasefire. Alright. Well, good luck po muli, Colonel Edgar Arevalo. Ang continuous po na panalangin ang sambayanan sa mga sundalo po natin, ha? At gayon din po doon sa mga civilian doon. And of course, ang aming pong taus-pusong pakikiramay ng sambayanan sa mga sundalo po natin na namatay, na nagigipagbakbakan, masiguro lamang ang ika nga makuhang muli ang Marawi para sa sambayanan. Maraming salamat, Colonel. Magandang umaga po. Maraming po salamat, Erwin. At pinarating po natin yan sa ating mga sundalo. Ang inyong pasasalamat at inyong suporta. Nagpapasalamat po sila ng lubos. Pinahatid po natin yan. Nandun po tayo sa Marawi noong daang araw ng Sabado. Maraming salamat po. Magandang umaga. Alright, dire-diretso po tayo mga kapatid, ha? Itong oras po natin, 7:48 na ng umaga, ay maya kailangan siguro natin mag-break muna, engineer, ha? Bigyan daan muna natin itong ilang mga break. But anyway, yan po ang mga pag-uusapan po natin, ha?
hindi pa tayo tapos sa inyo dyan sa issue sa Ika Resorts World Incident. Bakit nangyari? Paano nangyari? Alam na ho natin yan. Na-briefing na ho tayo. The point is, at least nalaman ho natin kung gaano kahanda ang ating otoridad. How will they respond, especially the PNP? Eh, mabuti na lang isang tao lang ito. Mabuti na lang hindi siya terorista. Ha? Kung terorista ito, apat lima sila, sabay-sabay, pinasabog ang Resorts World, pinasabog yung isang casino, nagsabog-sabog. Ha? Mabuti, hindi siya terorista. Ano? At least nakita natin, Diyos ko po, ha? Hindi na terorista. Hindi na po nagpaputok ka ng baril, pero hindi na pinagbabaril yung mga tao. How much more kung terorista yun, may dalang baril, pinagmamasinggan yung mga tao doon. Di, daan-daan ang patay. Ha? Tapos doon sa isang casino, sa isang... Di at least nalaman natin na gaano kahanda ang Metro Manila. Kaya nga sinasabi natin, dapat investigahan din ang PNP. Ha? Dapat investigahan din ang Bureau of Fire. Yung mga first responders yung tawag mo dyan. Yung mga police, mga bombero, mga ambulansya, dapat malaman natin kung gaano kahanda. Dito, nakita natin na tutulog-tulog sa pansita ng lahat. Isang tao, ha, na may problema lang, may tama sa ulo, siguro, dahil sobrang talo na sa kasino, may plinano niya yun, mag-isa siya. Pero kung terorista yun ang plano, di ubos. Ubos lahat ng tao sa Resorts World. Ubos lahat ng tao. Tapos sabihin natin, sunod-sunod dyan. Ha? Precise ika nga yung timing para sa France. Pwede pa magpasabog dito, nagpasabog doon, nagpasabog doon. How can the government contain it now? How can the PNP contain it? Sige nga. Sumabog ang Resorts World. Pinasabog ang Soler. Pinasabog yung Okada. Pinasabog yung ano-anong kasino. Ay, Diyos ko po naman, Pineapple Bayan. O paano yan? At least nalaman natin dito kung gaano kahanda ang Metro Manila sa pag-atake sa terorismo. Kaya nga po nasasabi ng ilan, ito is a blessing in disguise. Pero I do not say it is a blessing. Ito po ay wake up call sa ating lahat. Wake up call sa police, wake up call sa Bureau of Fire, wake up call sa mga local government. Wake up call ng lahat po ito. Ganun lang po kasimple yan, mga kapatid. Plus, Maria Joseph, sandali lamang po, 7:51 ng umaga. Umpisa pa lamang huya sa ating pagbabalik. Yung kwento ni ating na teacher, ay problema niya kung natatakot siya doon sa bulitas ng kanyang BF. Tanong tayo kay Dr. Romes. Sandali lang po, sandali lang. Magbabalik po agad ang punto asintado. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tuluyang sipag, sigla ng sikap, parang Jeep Kapitan Rin, laging ma... Kayang-kaya, Jeep Kapitan ka! Kayang-kaya, Jeep Kapitan ka! Kayang-kaya mo, Jeep Kapitan! Kayang-kaya! Kasama ang kapatagod ng Jeep Kapitan! Kayang-kaya mo yan! Drink responsibly! Panatilihing masaya ang paglilibang, ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957. Ayan ay sinasabi natin, Teresa, good morning. And Roseline. /regulatory.php. Isang mensahe mula sa Panko. Game responsibly. O yung micro may problema, Juan Engineer. Basag. Basag yung mic. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo napabayaran? May SSS Loan Restructuring Program. Ito ay tulong ng SSS upang pagbayad ng loans ay simple, mas magaan at kaya-kaya. Pag-loans ay bayad, ito ay muling maaasahan sa muling pangangailangan. Mag-SSS Loan Restructuring Program. Ito ay hanggang April 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph.
Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Pondo Asintano. Alright, dire-diretso na po tayo mga kapatid. Ayan, basag pa ba, engineer? Yung ating tono dito sa Facebook. Ayan, pati diba? Ay, bigyan niyo ako ng feedback kasi inayos na po ng engineer. Medyo inadjust-adjust lang. Anyway, dire-diretso po tayo mga kapatid. Masyadong malakas yung sabay ko. Oo. Masyadong malakas yung... Alright, dire-diretso po tayo mga kapatid. Ayan, okay na, okay na. Nasa linya na po naman. Ito isang problema din ho ngayon, ha. Nangyari, meron pong ilang mga environmentalists, ha. Meron pong, ewan ko kung ano ba ito mga environmentalists na ito. Kung ito ba ay talagang totoo mga environmentalists, o ito ba ay mga miyembro ng dilawan lamang at gusto lang magsat-sat, ha. Dahil kontra sila sa mga gusto ni Manong Digong Duterte, hindi ko maila-alam. Pero ito po ang problema kasi, nagre-reklamo daw itong ilang environmentalist dyan, ha? Ang sinasabi, ha? Ang sinasabi nitong mga ito ay bakit daw pumayag ang Department of Tourism na maglagay ng underwater theme park sa Palawan, itong Nickelodeon. Alam niyo ho mga kapatid, ha? Maganda ho sana ito, okay? Itong maglagay tayo ng theme park. Pero sabi nitong mga environmentalists, hindi, baka masira yung mga corals, etc. Doon na ho ako. Pero bakit nagagalit itong mga kumag na ito sa Department of Tourism? Hindi po Department of Tourism, ha, ang magbibigay ng lisensya po, kundi ang Department of Environment and Natural Resources. Yan po ang magbibigay, sila ang magbibigay ng lisensya sa Nickelodeon o kung anong grupo man ito na magtatayo ng theme park. Bakit doon pagagalitan? Bakit kayo mabubwisit at maiinis sa Department of Tourism? Eh ang tourism po, walang magagawa yan. Ang tourism, tatanggap nila ng bisita. Hindi po nila trabaho ang magbigay ng mga permit pa sa mga theme park na yan, maggawa ng mga construction sa mga dagat, sa mga himpapawid, sa mga kabundukan natin. Trabaho yan ng Department of Environment and Natural Resources at hindi ang trabaho, ha, ng Department of Tourism. Nasa linya po ng aming telepono si Secretary Wanda Teo ng DOT. Magandang umaga, Secretary Teo. Magandang umaga, Erwin. Alright, Sec, pakipaliwanag mga, kasi tila meron tayo mga kababayan, hindi ko alam kung ito ba'y sinasadya nila o talagang hindi lang nila alam ang standard operating procedure. At nagagalit daw sa Department of Tourism, bakit daw ang tourism pinayagan itong Nickelodeon na magtayo ng water theme park, sa underwater theme park sa Coron, Palawan. Pakipaliwanag ko, dahil huling alam ko, Department of Environment and Natural Resources ang nagbibigay ng mga permit at hindi DOT. Ganito kasi yan, Erwin. Na-interview ako ni Pinky Wet sa Dasuway. Okay. Tinanong niya ako, ano mga yung mga investments na natanggap natin sa Pilipinas sa pag-iikot ko. Kasi ko ang dami, andan yung mga hotels na gusto magtayo yung mga investors. Tapos nabanggit ko yung isa yung sa mga malaking investments is yung sa theme park sa Palawan, which is the water world. Ang ginawa lang naman ng mga yung sa Nickelodeon, pumunta sa office ko at pinisert yung kanilang theme park. Wala silang hiningi sa akin, sabi nila, ma'am, this is the, ito yung concept, ito yung gagawin namin. And then, una ko bang tinanong, baka masisirin yung corals because alam ko medyo nagkagulo yan. Sabi niya, hindi po ma'am, wala pong kaming sisirain corals, yung make sure na maayos ito. Tapos, ang hindi lang po namin sa inyo na tulong is once na-approve na po ito, pag okay na po ito, tulungan po kami ibenta yung lugar. Oh. At sunod, sabi niya, baka hingi ba kami ng mga incentives
pag-uwan sa naayos na ito, hindi kami ng incentive sa piyesta, which is tax holidays. Uh-huh. Sa akin sabi ko, go, yun ang sinabi ko. Eh, nagulat ako yung mga iba. Akong sinisisi dahil pinayagan ko daw, hindi po kami ang DOT ang pumayag kasi at the end of the day, kami lang po ay magbibenta ng lugar once ready na ito and finish na ang destination. Yun po ang gusto ko sana iklaro kasi madami na pong nagsigalit sa akin at nagsasabi na pinayagan ko anong klase itong Secretary of Tourism pumapayag sa ganitong mga sinisira ang kalikasan. Hindi po sinisira nila. Nasa DLF po yan at LTU kung papayagan po. Pag pinayagan po sila, bakit hindi po namin ibibenta pag ayos na yun? Yan yung sinasabi ko, Secretary, ano, na papasok lamang ang Department of Tourism pa yan ay aprobado na ng DENR at ng local government ni Governor ni Mayor. Pero kung hindi aprobado ni Governor at Mayor, di ba wala namang magagawa ang iyong ahensya, correct? Oh, totoo yan. Hindi kami, wala kaming gagawin. Kung natin hindi na aprobahan, eh wala kami ibibenta. Maghahanap kami ng ibang lugar, na ibang theme parks o kung sino magtatayo dyan. Yun ang ibibenta namin. Yun lang gusto ko pakiklaro na hindi po kami nag-approve, hindi po kami approving authority. Kami lang po ay magbibenta pag tapos na ang destination. Correct. Sinabi ko po yung collusion because tinanong po ako kung yung Pinky Web, kung ano yung mga investors na nagpulmapit sa amin na gusto mag-invest dito. Sinabi ko ito, pero hindi po kami ang mag-iit. Kami, sinabi ko lang yun because ito yung mga malalaking investors na mag-i-invest sa atin. Pero pagdating po sa pag-issue ng permit at itutuloy yung concept nila na itatayo ang Jetting Park, hindi ang DOT, ang DNR at local government unit ang mag-i-issue ng permit sa kanila kung tuloy ang project o hindi. Okay, okay. Well, anyway, so may balita na ba kayo kung nasaan na ito? Kung ito ba inaprubahan ng DNR o aprubahan, would you happen to know? Itong underwater theme park. Tanong na lang sila sa DNR kasi ayun. Sila ang mas makakasagot niya. Kasi kami lang naman pinsan sa amin ang project. Alright. Kung ito ang project or hindi, magtanong na lang sila sa local government unit ng Palawan, magtanong sila sa DNR. Kasi sa amin, wala na po kaming alam kung tuloy ba yan o hindi. Dahil sinisent lang po sa amin yan at sinabi, tulungan namin ibenta yung lugar pag naayos na at humihingi sila ng mga tax incentive sa piyesa. Alright, maraming salamat sa iyo, Secretary Wanda Tayo. Yes, ma'am. Okay, gusto ko lang sana isabi sa mga kababayan natin na in my wellness team, Secretary of Tourism, nag-increase po ang tourist arrivals natin from the first quarter by 11.40%. Meaning to say, Secretary, in figures, ilan po yan? From what figure to what figure? Last year po, 1.6 million ang from January, February, March. Ngayon po is 1.784 million. Ang tinaas by 11.40%. Ano yan? Foreign tourist, ma'am? Foreign yan? Foreign. Wala yung local. Foreign arrival. Ito yung reason na bakit naglilipot kasi ako Erwin sa buong sa iba-ibang lugar para kumuha ng mga not only investors but also minimit ko yung mga tour operators na tulungan nila kami. Binibenta ko sa kanila, Pilipinas. Right. Maraming sa kanila, gustong pumunta sa Pilipinas, the interest is well. Hindi lang nila alam paano nila, yung mga tour operators, paano ibenta ang Pilipinas. So ang nangyari, every time malulapit sa kanila na kliyente, sinasabi na, gusto na rin pumunta sa Pilipinas, at sasabi na nila, kasi hindi nila alam paano ibenta ang Pilipinas, sinasabi na nila, ay, pareho lang din ito yan sa Taiwan and Indonesia. So nawawala yung opportunity natin. So ang ginagawa ko sa kanila is, ini-invite ko yung mga tour operators sa mga lugar na ito at pumunta sa atin para malaman nila na ito yung Pilipinas, paano ninyo ibenta, ito yung mga lugar na pwede nyo ibenta, ganito ang sasakyan ng aeroplano, yung mga ganap, tinuturoan ko sila. Alright. And also, sa my state as less than a year, limang countries na nakasign ako ng memorandum agreement, which is China, Cambodia, Turkey, Thailand, and Russia. Ito rin yung reason kung bakit tumataas ang mga arrivals natin dahil sa signing of agreement with the ministers na ka-counterpart ko, siguro yung tinutulungan nila kami na i-promote ang Pilipinas. Sinasabi nila sa mga tourists, pumunta kayo sa Pilipinas. Mabilisan lang. Ito po nangyari sa Marawi, hindi ba driving away tourism ito, Marshall United sa Mindanao? Napakagandaming mga
tanawin dyan, mga Siargao, etc. Hindi ba apektado ito ngayon ng martial law? Itong, Hindi. Ang sinasabi namin, sa kanila is, Marawi is fine. In fact, tinawagan ko agad yung mga ambassador, ay, yung mga ambassadors and tourism ministers sa mga lugar na apektado kay Russia, Indonesia, Russia, China, Korea, and Japan. Ito yung mga lugar na pag every time the authorities, sila yung nagpapanik agad. Sinabi ko Marawi is far from other places. Alam naman nila eh, pag kinuha natin na it's in northern, yung pinakamdulo ng Mindanao. Alright. So malayo yan sa Siargao, malayo yan sa Davao, Cagayan de Oro. In fact, yung anong regional director nga ng Cagayan de Oro, ang sinabi niya, yung mga foreign tourists na pumunta, were even afraid of the ISIS that the martial law. Okay. So, sa amin is hindi masyado. Although there are cancellations, i-admit ko yan. Pero, yung sa kanila, temporary lang daw ito. Pag once okay na daw, papalik ko rin sila. Yun ang sabi nila. Assurance na ng mga pro-operators sa amin na pag naayos na itong martial law, then we will start coming back. Although may mga iba na wala silang pakialam, like China, tuloy pa rin ang puntahan nila. Alright. Secretary Juan Dateo, maraming salamat, ma'am. Magandang umaga po. Salamat din, Awin. Alright. Alright, mga kapatid, dire-diretso po tayo. Oras po natin, 8:04 in the morning. Ano po, ma'am? Sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan na ho natin yung issue dyan sa Resorts World. Hindi po po pwedeng hindi. It is over, alright? Patay na po yung suspect, alright? Nalaman na natin ngayon na hindi po terorista. Yung mga nagpapakalat at pinipilit na terorismo ito, I'm sorry, ano? Sinabi na po, may umamin na, yung pamilya dumating na, sinabi ng pamilya, asawa ko po yan, sabi ng asawa, sabi ng nanay, oo, now we know, we found out na itong mama na ito nalulung sa kasugal, may utang, etc. Nagwala dahil ayaw siya papasukin na ng mga kasino. Alright, so, pero hindi po natatapos doon mga kapatid eh. Paano na lamang po yung biktima? Kahit nasabihin ng kasino, bibigyan namin tig 1 million. 1 million is not enough, ladies and gentlemen. Buhay po yun eh. Tatay ko yung namatay, kapatid ko, nanay ko, o pinsan ko yung namatay. 1 million will not be enough. It doesn't suffice. Ha? Hindi po kasya yung 1 million. Ang buhay ng tao hindi po nabibili, sir, mga ma'am, kayo dyan sa Resorts World. It is not enough to compensate. Kahit gawin pa ninyo 2 million, 3 million. Because it is not, wala pong kabayaran yung pain. Ha? Yung agony po na nawala yung asawa ko, nawala yung tatay ko, nawala yung anak ko. Itong anak ko, yung karamihan doon ng mga employees, ha? Na mga breadwinner, ha? Mga single moms, ha? Mga inaasahan ng pamilya nila, nag-graduate, sana nagtatrabaho anak mo sa Resorts World. Ano siya doon, manager, dealer, etc. Ha? Paano na lang ho ngayon? What will they do with 1 million? Yung 1 million pa rin nakikitain po nung namatay yan eh. He or she's going to make that money in her entire life. Diyos ko po, baka sobra pa. It is not enough to compensate. Now, the question is, shall we limit the investigation sa Resorts World Management lang? Shall we limit the investigation? Shall we blame the security lamang? No. Hindi po eh. Marami pong maapektado rito, ha? Let's talk about the Philippine National Police, ha? Alright, nasaan kayo? Okay, sabihin na natin, bakit hindi ka ngayon? Alam niyo ba, ito ho may nagtimbre sa akin na empleyado. Sa bawat lamesa, doon pa sa Resorts World, yung casino table, yung nakita ho naman ninyo, pinagsusunog doon tao. Doon po sa ilalim nung may pindutan po, 2 pindutan. Merong isang kulay green. Pag kulay green daw, pag bumagsak, nalaglag yung baraha o tinapo nung malalaro yung baraha, pipindutin ng dealer yung kung darating yung camera, yung CCTV, ipopokus kagad doon. O nalaglag doon dealer yung camera, ipopokus doon. Yung isa namang red button po, may isang button po doon sa lamesa, yung red button, pantawag po sa pulis yun. Pag pinindot mo yun, itawag po nila scramble. Mag-i-scramble na po yung security, in-house security, at yun po ay rekta na doon sa istasyon ng polis. I am sure naman siguro, hindi na kaligtaan ng mga dealer na namatay na pindutin yung buton na yun. Pero how come it took so many minutes bago nakarating ang responde? Ikalawa, ang tanong din natin dyan, mga kapatid, ha?
namatay sa usok yung mga tao. Hindi po namatay, tinamaan ng bala, binaril ni Kumag. Hindi po eh. They died because of suffocation. Question is, bakit na-suffocate? Wala bang fire exits? Kulang. Alright? Maski si Manong Digong is asking, bakit kulang ang fire exit? Bakit di sila nakalabas? That was his first question. Ha? Second question, bakit nasunog? May nagkasunog. Hindi ba? Tagtad kayo ng fire sprinkler? Hoy, pumupunta ako dyan sa resorts world. Kumakain ako. What have you? Ha? Nanunod ako na sine. I know. Ha? Nakapasok na rin ako sa casino dyan. I've seen it. May mga sprinkler, napakadami mga CCTV. Sa CCTV na lang, bakit may mga oras na hindi ninyo alam kung nasaan yung mga matay tao? What's happening? Oh, kaya ang tanong natin sa PNP, bakit hindi ninyo ini-inspeksyon ba ang security ng isang lugar, kagaya niya mataong lugar? Pangalawa, ha? Kayo sa Bureau of Fire, hindi ba ninyo chinecheck yung mga sprinkler? Hindi ba ninyo chinecheck yung mga ilang beses na tayo din sa lintik na Metro Manila sa Pilipinas? Namamatayan lagi dahil sa sunog. Yung isa mo, kung baka nakalimutan ako ng karamihan, yung ozone disco na sunog, walang fire exit, ang daming namatay. 1997-98, what was that? Nakalimutan ako ba natin, ha? For goodness sake, lagi tayong nasusunugan, lagi may namamatay ho sa atin. But the same problem occurs, kulang ang fire exit. Ha? Valenzuela, yung nangyari sa Valenzuela na namatay sa factory, walang fire exit. Adi ho ba? Nagtuturo-turuan? Sus Mario Joseph. Diyos ko po naman. Dapat memorize na natin yan, ha? Bureau of Fire. Dapat memorize na natin yung local government officials. Memorize na natin yung lintik na sunog na yan. And hindi ho papayag na ang imbestigahan lamang ay management ng Resorts World. Security guard, hindi po. Ha? Somebody has to answer and be responsible sa Philippine National Police, Bureau of Fire, and local government unit. Let's talk about that sa ating pagbabalik. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik. Eh, di ho ba nakakabwisit? Common sense will tell you. Yung sa Valenzuela, kailan ho yun? 2016 lang o 2015 nagkasunog, di ho ba? Maging masaya. Nagturo-turuan na yung Bureau para local government. Bakit kulang ngayon mga tao hindi nakalabas, nakulong? Same thing with Resorts World. Bakit na softbait? Kasi hindi nakatakbo sa fire exit. Kasi hindi nilalam ko saan ang fire exit. Then that is the problem of the Bureau of Fire. Bakit inaprubahan yung building? That is the problem of the building officials ng Pasay. Bakit inaprubahan? Drink responsibly at patingin ako sa EO. Executive Optical, paglabas ko. Mali ho yun, sasabihin lang. Management na lang ng Resorts World at Security Guard si Sihin Bull. May pagkukulang po ang PNP sa security lapses. Dapat sinicheck po nila yan everyday. Parang yung nakikita ho ninyo pag mahal na araw, pag may mga bomb threat, ikot ng ikot yung mga general, pag mga fiesta, New Year, Christmas, nandun sila sa mga malls. Bakit hindi nyo gawin araw-araw yan? Ang oras 8:11 ng umaga, narito ang balitang ng Radyo 5. Hugh Madula from Hawaii, good morning, Alon Mads, Rina Yap, Badajos, Yetski, Pialungan, Finde Smiley. Exactly! Marhaba, Abdul. Lorenda Bautista, Lucy Dioko, Rain Drops Daphne. Every time, ilang sunog na ho yan. Yung pinaka-last po was yung Valenzuela fire. Alala ho ninyo, nasunog yung mga factory worker. Kulang ang fire exit. O yung sa Cavite, yung pinaka-latest ho, di ba? Few months ago, nasunog. May mga namatay din. Kulang ang fire exit. Bakit?
Bakit pinayagan ng building yan ng building officials ng Pasay? Bakit pinayagan ng Bureau of Fire? Bakit hindi gumana ang fire sprinkler? Ang dami pong fire sprinkler dyan eh. Kalamuti lang pala yan. Entonces, dekorasyon lang pala po. Tragis. Dapat may managot dyan. Somebody has to be responsible. Somebody, siguro titigil lang pag may makukulong na natiga Bureau of Fire, may makukulong na building official, may makukulong na PNP official, then siguro aayusin na. Problema, walang nakukulong eh. Yung sa Valenzuela fire, naalala ho ninyo, yung factory, maraming namatay. Wala ba nakukulong doon? Ang sinisisi ang mayor. Anong alam ni mayor? At dapat sisihin doon yung building official, yung nag-i-inspeksyon doon. Kasi mayor, hindi rin na-inspeksyon ni mayor yun. Dahil hindi niya trabaho mag-inspeksyon. Sa kabilang panig nito. Maraming salamat sa ating taxi squad members, Ricky Esparza at Henry Sumarago, para sa kanilang ulat traffic reports ngayong umaga. Ang taxi squad traffic report sa Radyo 5, 92.3. Meron yan, Norv, Gulday, sigurado, Giday, sigurado. Ay, naku, Dali. Almira, good morning. Raindrops, good morning. Lorenda Bautista. Exactly. Totoy Comis, Chona Abarico, Harris Arias. Of course, there's security lapses. Pero hindi mo po i-blame na security guard. Ang tanong niyo, kasi isang babae lang ang nilagay. O di ko, alam niyo kung may nag-i-inspeksyon na pulis doon? Hindi maglalagay ng isang babae lang kasi madaling araw na, bus error, wala naman siya doon tayo. Cool! Paano kung terorista na pag-aralan kayo? Mabuti lang ang terorista eh. At saka yung tao, yung talaga pakay pumatay ng tao. Masarap ang buhay. Todo arangkada na wala. Pakay niya lang magnakaw. Eh kung terorista yun. Kung talaga mga totoong ISIS yun. Ubus! Paano kung simultaneous inatake Resorts World, Soler, ano pa, Pagcor Casino, ano pa? Upo naman. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as the Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Brandon, go ahead! That's what I want to hear! Bombo Asintado! Alright, tire-diretso po tayo mga kapatid. Oras po natin 16 minutes after 8 o'clock. Nasa linya po ng aming telepono ngayon, itong si General Oscar Albayalde, ang aking pong kaibigan ho ito at suki po natin sa Radyo 5. Siya po yung hepe ng National Capital Region ng Philippine National Police. Magandang umaga po, General Albayalde, sir. Yes, magandang umaga din po sa inyo. Mm-hmm. Sir Erwin po ito, sir. Live tayo sa Radyo 5 at saka Facebook. Sir, alright, finally, napatunayan ho natin at maraming salamat po, ha? Para matigil na at nata, hindi pa nga tumitigil yung ilan sir, kita niyo naman sa social media at meron pa ilang mga dilawan na media dyan, pinipilit, kinukunik ang terorismo doon sa insidente. Eh sabi ko nga ho, matter of fact, before the PNP concluded sir, nag-tweet na ako na this is more of a robbery than a terrorism. Kasi nga, wala siyang pinapatay, hindi po siya signature ng terorismo. Tama, General? Tama po yan. Wala po siyang intensyon na pumatay. Yung po, sa patay ng mga nasako kahit ay incidental doon sa ginawa niyang pagsunog. At kung sabi nga natin, gusto niya talagang pumatay, tinulong na niya sana talaga yung mga tao na yun at sinunog niya. So, pinagbabaril yung mga tao doon sa labas ng... talagang pag nanakaw lang ang gusto niya, sir. Makakuha lang ng mga chips doon.
Yes, dahil desperate po ito ng pera, dahil lulung nga siya sa sugal, sabi na ng kanyang asawa at magulang. At saka galagalit po yata siya, sir, dahil binanay yata siya dyan. Dating VIP nga siya dyan sa casino na yan. Sabi niya sabihin ng casino sa iyo, ban ka na rito. So, masama ang loob niya dahil marami na siyang naipatalong pera. Ngayon, hindi niya ma-recover pera. Kaya siguro, General. Yes, tama po yan. Actually, hindi lang po doon sa casino na yan. All over sa Philippines, yung pag-ban po sa kanya galing sa pag-corner. Nako, nako, okay. Alright, sir, let's talk about security. May mga nagsasabi it was a blessing in disguise, pero I don't want to call it a blessing. It is more of a wake-up call sa lahat, ha? Hindi lang po sa PNP, kundi sa ating mga first responders. What if it was terrorism? Mabuti na lang isang tao, na-gauge po natin, na-gauge ng PNP, yung reaction time, yung response sa first responders. Kung sakasakal ito'y terorista at simultaneous yung atake niya, sir, paano na lamang? Di ba? So, will you agree with me that this is a wake-up call? Yes, tama po yan, Erwin. No? Nakita po natin talagang hindi pa tayo handa dito sa mga bagay-bagay na ganyan, lalo-lalo na po sinasabi natin na talagang terror attack yan. No? Mm-hmm. Malami pa po tayong dapat improve sa ating security protocol, sa ating mga kagamitan, at siguro sa training ng ating mga tauhan at saka yung pong mga security natin. Alright. Sa inyong investigations ba, sir, isasama ninyo kung bakit maging si Pangulong Duterte ay nagsabi na bakit kulang yata yung fire exit dahil hindi sila nakalabas? Isasama nyo rin ho ba ito? Ipapatawag nyo ba ang Bureau of Fire maging ang mga building officials? Bakit kulang ang fire exit, hindi nakalabas sa mga tao? At bakit hindi gumana yung pinakita po ninyong video, sir? Di ba in-explain nyo? Pag sindi niya, dapat matik, uulan na kagad ng tubig at mamamatay na yung apoy sa lamesa pero walang tubig na lumabas. Imbestigahan nyo ba yun, General? Yes, tama po yan, Erwin. I think yung BFP natin, yung Bureau of Fire natin, ang magkakantak ng investigation pagdating sa ganyan, no? Yung sa atin, more on the security side. At I think yung pong Bureau of Fire natin nagkakandak na nga ng investigasyon. At kung talagang gumana, no, yung although wala nga tama kayo, wala tayong napansin na umaandar. Even when we were there, hindi pa po umaandar yung sprinkler nila. Diyos ko po naman. Isa pa ho, sir, ito ho, may nag-info lang sa akin na isang kakilala. Sa bawat table na yung response time na pinagkakataka nila nung pinakamalapit na otoridad. Kasi bawat table daw, yung dealer, may pinipindot doon na buton, ha? Na pag pinindot nila, pag emergency na yung kulay pula raw, meaning to say, direkta na rin sa pinakamalapit na police station. Pero napansin po yata na ilang employees, medyo matagal bago nakarating po yung responde, sir. Is this correct? No, actually, hindi po, no? Yung police, mabilis yung responde dahil may PCP tayo doon. Ah, okay. Yung PCP po tayo doon na napakalaki. In fact, bago ako dumating doon, nakausap ko na yung PCP commander ay nandun na siya. Kung ako nasabihan around mga 12:25 or 12:27, in less than 10 minutes, kasi malapit po yung opisina ko at walang ka-traffic. Correct. Correct. Almost 5 minutes lang po, nandun na ako, kasama ko na yung mga Special Action Force at saka yung SWAT ng RPSP. Ngunit meron pa before that, no, around mga 12:20, nandun na po yung SWAT din ng Pasay at saka yung, of course, yung pangilang-ilan na PCP, no? Alright. At yung si District Director ng SPD, nandun na po. Hindi ba, okay, panghuli nila, so wala pong pagkukulang ng NCRP, I know that. My question now is, sir, hindi ba trabaho naman ito ng PNP Sosya na inspeksyonin ang mga post ng mga security guard kung sila ay natutulog, kung tama ba sila ay ginagawa nila ang trabaho, sinusunod ba ng SOP? Di ba trabaho ito ng Sosya, sir? Correct me if I'm wrong. Yes, of course, tama po kayo dyan. Trabaho ng TSD, lalo na yung Sosya yan. No? Ngunit sa mga ganyan, ng mga establishmento, ang alam po kasi natin, lalo-lalo na sa mga casino, parang meron silang autonomy dyan, eh, meron silang in-house security. Hindi, wala pong security agency sa mga casinos. Yung security agency dyan, which is Lanting, kung hindi po ako magkakamali, sila, yung lady guard, remember, yung unang sumita sa kanya. Correct. Security guard po yun, pero hindi siya armado kasi ang yung mga ganyang hotels, mga ganyang casino, ayaw nila may nakikitang debaril.
Yun po ang reason nila kasi kung minsan daw nai-intimidate or ayaw nakikita ng mga guests nila na may mga baril sa loob. Alright. Isa pa ho, sir, nako, dapat siguro imbestigahan ni Kusini unang sumigaw na lintik na terorista, may sumigaw daw. Kaya nagpanik ang lahat, ay terorista, sinabi ka agad. Tapos sinakyan pa ito ng mga ilang mga buang ng mga media na ito, nagre-report sa social media na sa buong mundo, let's pray for the Philippines being attacked by terrorism. Jesus Maria Joseph, General. Tama po yan. Actually, Erwin, ang unang-unang report sa akin ay 20 daw na ISIS. Diyos no, ang nanunundo. Kaya kung if you remember, kasama ko yung tangki ng staff. No? Pagdating ko doon, merong pong B-150 ako. Yeah, nakita ko po yun. Opo, nakita ko. At ano kasi ang sabi nila is atake ito ng terrorist. Pero nung nandun ako, nakita ko, isa. Ang sabi nung una, dalawa. Tapos nakita natin nung ano na talagang iisa lang pala talaga siya. Ang, of course, ang pinagtatakan lang po talaga natin dito sa napakatagal tawag ka ng Bureau of Fire kasino, wala ni isang engineer security ang nagtigil sa kanya o ang IB Bureau of Fire kanya, Bureau of Fire na, nag-iisa at, Bureau of Fire siguro tapos building permit ng Pasay sila, pati yung CCTV room nila kaya hindi po nila masabi natin kung nasaan yung suspect. Yun na nga yung sinasabi ko, sir. Anong silbi na CCTV kung wala magbabantay? Diyos ko po naman talaga. Kaya nga po, iniwan nila. Ang rason po nila ay mausok na. Eh, hindi pa po nagsusunog yung tao noon, no? Doon lang pa lang sa kasino Ay, dapat po talaga siguro maimbestigahan yan, General. And I believe it should not be limited only sa management and sa security, ha? Kundi pati doon sa mga other mga agencies na may pagkukulang siguro dyan. But anyway, so for now, sir, anong what's gonna happen? Ano po mangyayari ngayong araw, sir? Well, may kininate po tayo ng Special Investigations Task Group no, para investigar lahat yan. Alright. At para may this po yung civil and criminal liability ng nitong resort court. No? Mm. And of course, we are also yung our part no, tinitignan po natin kung paano nag-react yung PNP para po magkaroon tayong debriefing or critique man lang at ma-improve pa siguro later kung paano po at naging kakulangan ng mga members ng SWAT natin kasi during that time nakita natin napakahirap pong pumasok sa lugar na yun dahil napakausok hindi po tayo makapasok dahil wala kami breathing apparatus. Alright, isa pa ho siguro sir, isama nyo na rin dyan yung mga ilang mga media dyan na mga halatang-halata naman na nagpapakalat pinipilit, sinabi nyo na nga, ha, after 24 hours, sinabi na ninyo na hindi terorista pinipilit. Hanggang ngayon, na terorista, nililink pa rin na terorista na si ISIS, yung lintik na media na yan, oo. Tama po yan, at po ang dating po mga kababayan, nung kasi sila'y nagtakbuhan at nagpanik, no? Sigaw sila ng sigaw ng ISIS, kaya lumabas po yan na ISIS. Yung mismong asawa ng anya po at saka yung kanyang magulang nagsabi na hindi po terorista yung sila at nalulong lang talaga sa sugal. Ay, nako. Anyway, sige po, General Oscar Albayalde, maraming salamat po. Happy po ng Metro Manila Police Force. Thank you very much, sir. Good morning po sa inyo. Maraming salamat sa inyo, Erwin, at magandang umaga po, mabuhay po. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Nasa linya rin ng ating, nasa linya na ba o not ready pa si Fire, nako Edson, nilagay mo itong laptop dito, hindi ko na mabasa kung sino itong, si Bureau of Fire Superintendent Rico Quancho. Ayun, okay na, oho, ng Bureau of Fire. Ready na, okay. Si Fire Senior, oy, anong Fire Senior Superintendent? Oy, sige. Si Fire Colonel Rico Quancho ng Bureau of Fire Protection, National Capital Region. Magandang umaga, Colonel Quancho, sir. Sir, magandang umaga po at magandang umaga po sa ating tagapakinig ng programa. Tama po, no? Fire Colonel, hindi pa naman General, sir. Fire Senior Superintendent Rico Quancho po. Okay. Sir, matanong lang. Kayo ho ba itutulong na rin sa investigasyon dyan po sa Resorts World kasi ang tanong lamang po dyan mag-i si Manong Digong Duterte nagtatanong hindi ba gumana yung fire sprinkler sabi ng mga tao hindi po yung fire exit wala kulang ba? Kulang po ang tanong ko Colonel Quancho ito po ba'y sisilipin na ninyo at iimbestigahan?
Ngayon po, kasalukuyan po tayong nag-iimbestiga at lahat po ng ebidensya na dapat po nating makuha in support po doon sa ating investigation ay kinukuha na po natin. In fact, marami pong mga sprinkler head na kinuha namin para makita po kung ito po ba ay gumana o hindi. Pagdating naman po doon sa numero ng exit at saka yung presence ng exit, including the illuminated or lighted exit sign, ay ito din po ay pinipicture ang kinukuha natin at kinukuha natin ng mga photos. At tinitingnan natin no, before the fire happened, kung ito ba ay well-lighted para makita naman ng ating mga yung mga occupants sa loob ng building kung sakaling magkaroon ng blackout o magkaroon ng makapal na usok at ano ng sunog. Itong ating mga exit signs ay dapat well-lighted at makita nila. Pero sir, alam niyo ho, yung unang problema kagad, bagamat ito po, napapanood ko lamang ano, ho, sa mga video sa CCTV. Hindi po talaga gumana yung fire sprinkler nila. Eh ano pa ang silbi niyan? Actually po, makikita po natin yan. Pagdating po sa CCTV, makikita po natin yan. Kung ang progress ng fire po ay na-suppress no, ng tubig na lumalabas doon sa sprinkler, eh makikita po natin yan. At makikita din po natin mismo sa mga sprinkler dahil kung ito po ay nag-drip off. Kasi nga po, kung walang tubig po to, ito po ay yung atin pong glycerin na nagiging fuse sa kanya ay matutunaw at magdidikit po hindi o to maglalabas ng tubig. So, doon po natin malalaman kung may tubig o wala. At atitignan din po natin yung mga area kung saan walang firefighting operation at ito ay pasa. So, ibig sabihin po, ang tubig ay nagmula sa sprinkler system. Ang gusto ko lang pong iparating sa inyo, sir, at sa ating mga tagapakinig, sige, ang sprinkler po ay hindi po yan nagdi-drip off ng basta-basta kahit may usok. Kasi po, ito ay nagdi-drip off doon po sa temperatura na kung saan marating niya yung init na dapat siyang matunaw at magpuga ng tubig. Mm-hmm. At itong usok po ay hindi po to sa sprinkler. Ito po doon ay sa ating FDAR, yung Fire Detection and Alarm System, na kung saan yung ating mga smoke alarm ay magtitip off o magbibigay ng sound pag merong makapal na usok na papasok. Kasi nga po, ito po ang kanyang triggering device, yung presence po ng smoke, para magkaroon po ng chance yung ating mga tao sa loob ng isang establishmento na makalabas o maka-evacuate because of the sounds of the alarm. Pero sir, given the fact na mukhang hindi ba yung fire sprinkler na yan may ina-adjust po na sensitivity yan, sir? There should be. Po, depende po yan siya sa type ng occupancy, ang kailangan po kung anong kasi sprinkler meron at yung height po ng sprinkler natin from the flooring. So yan po ang mga requisitos natin. And also includes the number of fire sprinkler in the area. Depende okay. po sa degree ng hazard na meron. Alright. Ang tanong ko ngayon, sir, hindi po ba na-inspeksyon ng Bureau of Fire ito na ito ba ay pumasa sa kanilang standard, sa inyong standard, yung height ng sprinkler, yung temperatura, etc. I mean, given na kasino po ito at maraming tao, ito po, ang tanong ko po dyan, paano pumasa po ito sa Bureau of Fire Protection at saka sa local government building code officials? How? Hasta ngayon po, kinukuha namin lahat ng dokumentong available ng ating Batay City Fire Station at ng Resort World kung ito po pa ay nabigyan ng Fire Safety Inspection Certificate na nagmula sa Bureau of Fire. At kung ito din ba ay dakan-dakan ng Fire Safety Inspection mula po sa Batay City Fire Station. My next question, sir, is hindi po ba dapat every year in-inspection po ng Bureau of Fire yung mga established na gano'n? Yan po ay talagang dapat ginagawa ng BFP kasi nga po the moment that you apply a mayor's permit, no, ang prerequisite po ng issuance ng mayor's permit ay ang ating pong Fire Safety Inspection Certificate. Ayaw. So hindi po kayo mabigyan ng mayor's permit pag wala po kayong FSIT. So ang requisito po bago mabigyan ng FSIT ay ang isa pong fire safety inspection na ginagawa ng ating fire station. So, entonces, sir, ang inyong investigation ay dapat hindi lamang limitado sa Resorts World, kundi pati sa mga tao ninyo, paano, bakit, nabibigyan ito ng fire safety inspection when in fact, mukhang may problema. Sabi na nga ng presidente, nasaan yung mga fire exit, mukhang kulang yata. Tama, Colonel? Ito po, kaya nga po kinukuha namin lahat ng dokumento. Dahil doon po, mag-uumpisa, kung meron silang nabigyan ng FSIT, nasaan ang kanilang fire safety inspection report. Kung meron ng fire safety inspection report, ano ang finding? So doon po, kasi naisulat po natin yan sa ating report bago mabigyan ng FSIT.
kung sakali pong mayroong fire safety inspection na ginawa sa isang establishmento. Alright. Panghuli na lamang, sir. Ito naman ho, opinion ko lamang o idea at idea ng mga kababayan natin. Nagtatanong lang po kasi, nagtataka lang po tayo. Ilang beses na tayo nasunugan? Siguro naman kayo, bumbero na kayo noon nung mangyari o kadete kayo ng kung ano man nung masunog yung Uzum Disco na yan, di ba? Kung naalala ko ninyo, I'm sure nag-aaral na kayo noon. Tapos, ito pong sa Valenzuela, naalala niyo naman yung factory ng mga naipit na manggagawa dyan sa Valenzuela. I think that was 2015 or 2016. Tapos, itong sa Cavite rin naman, sir, aba eh, sunod-sunod na lamang, purong issue ay kulang sa fire exit. Parang hindi pa po natin na may memorize yan. Dapat ito memorize na yan ng mga tauhan natin na importante ang mga fire exit dahil dito na mamatay yung mga okupante ng building o yung mga tao na sa building. This, dapat ito ho eh, masking pikit tayo o tulog kayo dyan, na-inspectionin, memorize nyo na dapat ho ito eh. Pero bakit pa po, patuloy na nangyari, kini-question pa rin ang kulang ng mga fire exits, Colonel? So po, ganito po yan, pagdating po sa requisitos ng ating fire exit, including the width and the number, ay nakasulat na po yan sa ating fire code of the Philippines, kung saan yung ating mga fire state inspector ay nag-undergo po ng training about the fire code. So, alam po ng ating mga fire state inspector, ilan ang number ng exit, ano ang width ng exit, and the distance traveled from the remote area towards the exit. Correct. Pag kulang po ay magdadagdag tayo ng isa. Pag kulang pa rin po ay magdadagdag tayo ng isa. Plus the type of occupancy and the degree of hazard. So dito po, sa ano natin ay makikita po natin kung ano po ang kakulangan. Base po sa report, base po sa design ng building at sa actual po na inspection na gagawin. No? Kasalukuyan po kaming nag-ikot. Kahapon po, buong hapon hanggang gabi, ay nandun po ako sa area kung saan binitingnan at sinukunan po namin. Alright. Ganito na lamang siguro, Colonel... Colonel Quantio, ganito na lang para matapos na ho tayo. Ano po? Pakiimbestigahan na lang at hindi po ako papayag na wala kayong... na maparusahan dyan ang miyembro ninyo. Because somewhere, somehow, isa sa mga tao, dalawa, tatlo sa mga tao ninyo, kung fire inspector man ito, have to be responsible, lalo niya sa Pasay Bureau of Fire. Dapat may managot po dyan. Kasi I do not think na wala pong kasalanan din dito, walang pananagutan ang fire inspector natin. He should have known, sir, better. Yes, sir. Kung sakali pong may nakita tayong negligence, ay talaga po... Sir. Teka mo na. Sir. Kakati na, pasensya ka na, Colonel Quantio, ano? Ako na nagsasabi sa'yo na merong negligence. Do not tell me na wala ka nakikita negligence. What in the world is telling me walang negligence? Hindi gumagana yung tubig? Walang tubig doon? Dapat ina-inspeksyon nyo. Pangalawa, sinabi lang ang Pangulo, kulang ang fire exit. Then it must be kulang the fire exit, Colonel. Enough said. Tama na po, ha? Pangulo mo na mismo nagsabi, Commander-in-Chief mo nagsabi, kulang ang fire exit. Then sundin mo yun. Dahil yun ang sabi ng Pangulo mo. Not me, kundi Presidente na mismo nagsabi na kulang ang fire exit. Then pag sinabi niya kulang ang fire exit, kulang ang fire exit. Do that. End of conversation. Maraming salamat, Colonel Rico Quantio ng Bureau of Fire, NCR. Kata ang linya. Sus Mariusit. Pinipilit pa kasi sinabi na nga na lintik na kulang ang fire exit. Eh, kulang naman talaga. Ano sasabihin mo sa akin na kung may makita kayong mali? Eh, hindi ba mali yun? Anong gusto mo? Dalhin ko lahat ng kamag-anak o yung mga patay, buhayin ko para dalhin sa'yo? Para ka mga, si correct ko, sino ka bang buhang ka? Huwag mo akong sabihan na kung mayroong pagkukulang. May pagkukulang. Ano, Colonel Quantio, gusto mo lahat ng namatay, 38 sila yung mga kamag-anak, dalhin ko dyan. O gusto mo, hukayin ko yung mga namatay, buhayin ko, dabit-bitin ko dyan para sipahain kanila. Kaya nga nakulong yun, walang matakbuhan eh. Kung may matatakbuhan lang yun, tatakbo na yun. Alam mo ba, sikreto pa, isa pa. Ha? Abay, may nakapag-text pa. Wala po kaming malabasan, na-corner na po kami dito. Entonces, kulang ang exit nyo. Magaling ka ba kung alam mo kung sino ka bang buang ka, ha? O, tawagan mo si Senator Sherwin Gatchalian. Lulukuhin pa tayo nitong lintik na ito. Pagtatakpan mo pang tao. Sabihin mo na lang sa akin, sige sir, imbestigahan namin. Yung Pangulo nga na wala doon, alam niya. O,
Ako na nanonood, alam ko. Tapos sasabihin mo ko, ikaw eh, kung may makita kayong mali. May mali. Buksan mo yung mata mo, Bureau of Fire Protection. Mangyari kasi tinatapalan siguro, oh, ito pang isa ha. Imbestigahan yung mga bombero niyo, yung mga first responders niyo yung doon. Bakit? Yung ilan sa mga patay, wala ng mga alahas, wala ng mga singsing, wala ng mga relo. Tigilan nyo nga ako, lintik kayo. Magtaka nyo patay na, walang mga alahas, walang mga wallet. E pumunta, sabi ng isang misis, pumunta po yung asawa ko, may wallet. Pumunta po siya, may singsing po, may relo. Oh, bakit po nawala po yung singsing niya, relo at saka wallet? Oh, magkano ba ang laman ng wallet na may mga ATM card po siya doon, may mga credit card siya doon. Kita mo yan? Susma, hindi na ba sila nasunog, nasupukit? Bakit wala mga singsing? Bakit wala mga relo? Tira-tirada ninyo. Ako pang lulukuhin ninyo. Huwag na lukuhin yung mga lelo niyong panot. Diyos ko po naman. Yang ako, naging reporter, police reporter ako, alam ko pa paano mag-cover ng mga sunog. Eh, sasabihin nyo, patay, hindi namin alam kung saan. Sino nagnakaw? Dalawa na, sino ba mga unang first responders? Diba yung mga unang rumisponde? Police at saka bombero. Oh, eh, Diyos ko po naman eh, sasabihin ninyo, hindi namin alam kung paano nangyari, sir. Basta tinabilan namin ang bangkay. Utot yung blue. Kayo yung mga unang nandoon, nakita yung mga bangkay na mga patay na dyan. Patitirada ninyo. Eh sana karmahin kayo mga nagnakaw ng mga alahas ng mga namatay. Mga mayayaman ho yung namatay kasi mga casino player may mga pera. Yung isa doon kilala ko ho dahil eh, kamag-anak po siya. Oh, ng isang kamag-anak ko. Oh, na nagre-report, umiiyak, Erwin, tulungan mo ako. Wala na si tito mo. Ito sino, sabi ko, Diyos ko po. Hmm. Sus Mariosep. E pag mukat-mukat ni Erwin, wala po, wala na yung mga alahas niya at saka mga singsing niya, rilo niya. Eh, Diyos ko po naman. Eh, sino magnanakaw noon? Eh, sino bang unang rumisponde? Di ba, polis, bombero? Tigilan nyo na nga ako, eh, huwag yung mga utot ninyo, Diyos ko. Yan ang pag-uusapan natin bukas. Eh, hindi ko palulusutin ho yan, pangako. Patay na nga, lintik kayo, nanakawan nyo pa, tanggalan nyo ng relo. Akala nyo, hindi lang po nabalita yan eh. Pero yan po pinag-uusapan ngayon. Yung mga empleyado, dahil wala po mga alahas-alahas mga empleyado. Yung mga nawalan po, yung mga player ng mga kasino. Yung mga nawalan po, mga namatay doon. Pero gusto nyo banggitin ko isa-isa kung sino mga nawalan? Babanggitin ko, interviewin ko pa yung mga kaanak dito. Tigilan nyo nga kung Bureau of Fire, mga pautot ninyo na pag may makita kaming utot mong blue, ulol. Huwag mo sabihin pag may dapat may makita ka. Dahil ang Pangulo natin may nakita na. Ako may nakita na. Ikaw kung wala kang makita, lumayas ka dyan. Sibaking ka sa pwesto mo. Doon kayo padala sa hulo, Bureau of Fire. Para magtanda ka. Oras po natin, alas 8.41. Ito po muna tayo. Ah, break po muna tayo. Break. Sandali lang po. Sandali. Magbabalik ang paborito mong tirada na. Tapos nang ilang paalala. Eh kaya nga. Pag may nakita ko, ako hindi lang umimik kanina. Pag may nakita po kaming mali. Ano may makita kayo mali? May mali talaga. Talaga rito, Amang, di ba? Maging si Amang sa ayon. Tama, Amang? Hindi ka makikita dyan, Amang. Hindi ka na nakikita. Namimiss ka na. May General Amang po. Mamaya na, Amang. Tira meses eh. Mali eh. Natira dahil kung sana sinabi niya na lang kanina na pasensya na, sir. Oh, imbestigahan ko po. Pag may nakita kaming mali. Parang sinasabi niya na walang kakulangan ng Bureau of Fire. Bullshit! Parang walang kakulangan. Sabi ng animanong bigong may kulang eh. Nasaan ang fire exit? Nakulong yung mga tao. Walang mamamatay doon dahil hindi naman niya pinold yung mga tao sa isang kwarto. Hindi naman niya tinutukan, huwag kayong umalis dyan. Wala siyang sinabing ganon. Nagsitakbuhan ng mga tao kaso madilim na, hindi nila makita ang daan ng mga fire exit. Walang pramba ka. Kulang kasi. Tirada mo, Bureau of Fire. Pag may nakita kami, ulol! Ang dami mong sasagutin, Bureau of Fire. Hindi ko naman sinasabi yung mga tao ninyo nagnakaw, pero isa kayo sa mga first responders. Yung unang rumisponde doon sa sunog na yun. Police at saka kayo. Bakit nawawalan ng alahas yung mga patay?
relo, sing-sing, wallet. Hindi lang po isa, ha? Tatlo na ang pamilya ang nag-report sa akin, nagtawag sa akin, nag-text sa akin. Siguro naman, akala nyo siguro, susmariusit. Ay nako, Ami Roste, sisiguraduhin ko. Kung kailangan, udyukin ko si Manong Digong na sibakin niya mga yan, pasisibak ko. Ano naman yung kalakuhan na yan? Susmariusit. Ay nako, Roslyn. Exactly. Nakuchona. Halatang halata naman pag may nakita po kami mali. Hindi na sabihin, sir, imbestigahan namin. Uunahan muna ako nung pag may nakita akong mali. Mali talaga. Huwag mo akong paawan. Sa mga hindi masyadong gising, etong pampagising, tang twister tayo. Oh, exactly, Maynard. Alam naman natin yan. Darating ang Bureau para Inspector, tingin-tingin. Sir, pang merienda, pang kape. O di ka tapalan na yung mga mata ng mga buang. Nang 500,000. Ah, okay. Ito, very good. Check. Pirma ka nalang dito. Akala nyo, hindi ko alam yan. Tigilan nyo ako ng... Jonalyn de la Cruz, nabayinom na ako. Hindi lang ang kamumayag sa alam. Nang sinalanta kami ng bagyo, laking tulong ng SSS loans na nakuha ko. Dahil sa bagyo, ay, nako. Hindi naging madali ang hanap. Yun ang masaklap eh. Nahirapan ako makapagbayad. Namatay na yung tao na nakawan mo pa ng alahas. Kasi ang thinking ng mga kawatan na yan, butang patay ka na, di mo na kailangan. Pasintabi na lang kailangan ng pamilya ko. Buwang! Pinaghirapan niya eh, nung nabuhay pa siya. Exactly! May makulong! Pero ang papayin mo walang makulong dyan. Ay nako, kamirus. Ay, Rick. Ay, Rick Lirio, maayong buntag kanimo. Joe Coronel. Ang oras 8:44 ng umaga, narito ang balita hatid ng Radyo 5. Thank you, Yamana. Ay, naku talaga. Munena, Servio, thanks for sharing this video, ma'am. Joyce Vergara, good morning. Marlene Anurico. Derex. Medel, Totsi. Buena, Rocha. Integrates o magiging bahagi ang mga MNLF fighters. Sina, Ruby. Hinihayag ng pangulo na bukas din ang administrasyon. Sana multuhin sila. Natulong ng Moro Islamic Ruby, Liberation Party o MILF. Bukod sa John, MILF at MILF, Margaret Saldana. Ng operasyon kontra Maoutes ISIS, ang New People's Army o NPA sa kabila ng pag-atras ng pamahalaan sa fifth round ng PCCS ng isang linggo. Ang kailangan lamang ani ng mga ito ay Julio, Teresa, Charlie. Philippine Standard Time, 8:44 ng umaga. At yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, San magkailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon. Thank you, Teresa. Nagbabalik ang paborito ng programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo, food supplement for men. Ang baksik mo. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Tawagan! Food supplement for men. Masarap ang buhay. Kasi bukas yung dalubhasa. Na walang palya. Bravo ang pagsik mo. Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang baksik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Nagbabalik ang paborito ng programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Brendan, go ahead! That's what I'm worried about. Okay, I can bring you. Aras po natin, 8:47 ng umaga, mga kapatid. Alam niyo ho, ha? Kaya ho ako galit na galit kanina. Yung kausap kong taga Bureau of Fire na yung Colonel Quancho, kung sino ka man, ha?
Imbis na sabihin mo sa akin, sige Mr. Tulfo, imbestigahan po namin. Unaan muna ako sasabihin mo sa akin pag may nakita po kami. Parang sinasabi mo, wala kayong makikita. Tumigil ka nga dyan. Isa ka pa sa patusin ko yung bunganga mo. Papalusot ka pa. Sinabi na nga may problema, ha? Sinabi na ng Pangulo mo may problema, kulang ang para-exit. Sinasabi ko na kulang ang para-exit. Maging ang PAP, lumalabas kulang ang para-exit. Taka yung sasabihin niyo, wala. Hindi pa ninyo na-memorize yan. Tigilan mo na ang Consus Mariusit. Lagi nilang tayo nasusunugan. Lagi tayo namamatayan. Tapos sabihin niyo, wala kayong accountability. Hindi. It's high time na may managot sa inyo. Nasa linya ng ating telepono si Senator Sherwin Gatchalian. Membro po siya ng Committee on Accountability of Public or Officers and Investigations. Magandang umaga, Senator Gatchalian. Good morning, Erwin. Good morning sa ating mga listeners. Good morning po. Apo, sigurado ko, sir, ngayon siguro ay nagpre-prepare na kayo para ipatawag sa pagbabalik po ng inyong sesyon itong mga opisyalis na ito, PNP, Bureau of Fire, etc., building officials, dahil dito sa nangyari sa Resorts World, that said. Apo, minomonitor ko po mabuti itong sitwasyon na ito dahil medyo familiar po tayo, no? Sa yes. Ganitong problema sa sunog, yes, at sa operations ng mga negosyo. At yan po yung pinakamasakit po sa mga biktima, no? Yung nagtuturoan po yung ating mga government institutions at walang umaako po kung sino ang may responsibilidad. Mm. Kaya sa akin, dalawang tanong ang pinakamahalaga dito. No? Unang-una, nabigyan ba itong facility na ito ng tinatawag nating fire inspection certificate, no? Yung fire safety inspection. Sana bukas na lang yung panong, sandali lang ha, kung hindi tayo abot. Sana di mo muna tinawagan si Doktor. Pangalawa, kung nabigyan to, bakit po yung mga systems? Yung mga sana hindi mo muna tinawagan si Doktor, sabi ko. So ito yung mga katanungan na dapat natin sagutin at malaman bago po tayo magkaroon ng mas malinaw na aksyon kung ano po yung gagawin. Alam mo, Sen, yung problema, parang kahalintulad sa nangyari doon sa sunog sa inyo sa Valenzuela. Ngayon, ayaw tanggapin ito mga Bureau of Fire ito, panayanturo sa local government, pati kapatid mo, sinama pa nila sa kagaguhan nila na trabaho naman nila yan, kung bibigyan nila, di ba? Hindi naman trabaho ni Mayor yan, napupunta doon sa building, isa-isahin yan. Kundi sila, ang tanong ko lang dyan, sir, sabi na nga ni Duterte, ni Manong Digong Duterte, kulang yata ang fire exit, kaya nasuffocate yung mga tao. Ayaw pang aminin ng mga ito, kailangan para silipin nila, imbestigahan. Kesyo may mga sinasabi pang for every centimeter. Ginawa pa akong parang tangasin. Erwin, talagang masakit sa mga victims yung nagtuturoan. No? But very clear sa batas na pagdating po sa sunog, fire protection at lahat po na may kinalaman po yun sa sunog, BFP po ang may responsibilidad na yan. At yung pag-check, no? At pagbibigay ng certificate, taon-taon dapat ginagawa. Every year, no? Dapat ini-inspect nila at makita nila kung itong facility na ito ay maayos yung kanilang fire protection na systems, kung talagang sumusunod sila sa patakaran po ng fire code. So, ito po ay very clear in the law. Kaya hindi na po natin pwede pang ituro sa iba. No? But in the law, it says na ang BFP ang merong responsibilidad pagdating po sa sunog at sa ganitong mga fire protection. Senator Sherwin Gatchalian, maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Si Senator Gatchalian po ay miyembro ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Sana nga may managot dyan. Hindi sana. Dapat may managot dyan sa Bureau of Fire. Tigilan nyo na nga ako. Ito, si bukas, so, pag-uusapan natin yung mga magnanakaw dyan. Patay na nga, ninakawan nyo pa. Grabe naman kayo. Ay, teka mo, nakambi mo na tayo. Si Engineer. Parents alert! Parents alert! Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa dalawasa. Doktora Flor Yabot Perea, ma'am, good morning. Doktora, good morning. Good morning. Ay, Doc, thank you. Ito na naman po tayo, isa na naman pong liham, doktora, humihingi ng tulong, isa pong elementary school teacher na babae. Medyo nasan mo, ha?
Apo, lalakasan ko, doktora. Oh, may, si doktora kasi, eh, bata pa si doktora. Younger years, ika nga. Anyway, ito po yung sulat, doktora, nung, Dear Sir Erwin, ako po isang elementary teacher at 24 years old. My boyfriend po ako na isang engineer naman na nag-work sa Saudi. Nag-one year pa lang po kami nitong March. At dahil sa sobrang mahal ko siya, pumayag po ako na makipagtalik sa kanya kahit na hindi pa po kami kasal. Magaling po si Rodel sa bed. Napaligaya niya po ako. Napansin ko lang kasi Sir Erwin na yung kanyang, alam niyo na, si Junior ay parang may mga bulitas. Ang tanong ko po, hindi po ba delikado para sa akin yun at sa isang babae? At baka ma-infection ako. O di kaya ay baka mapunit yun at pumasok kay Jenjen. Tinanong ko siya kung delikado yung sabi niya, hindi naman daw at safe naman daw at marami na siyang mga kasamahan na taga Saudi na may ganun. Totoo po ba yun? Itago niyo na lang po ako sa aking pangalan, Sir Erwin. Iintayin ko po ang inyong payo, gumagalang Janet. Doktora, paano ito? Delikado? Hindi delikado. 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 Bakit delikado, doktora? Ganito yan, ano? There's a tendency na mag-ubot yun, ano? Kasi karmagan, yung bilitas, alam ba yung mga palamot yun sa chandelier? Oh, chandelier, oo. Oh. Mga pulis yun, ano? Nakasabit sa mga sa chandelier. O kaya may nabibili na, na talagang simulated na gano'n. Oo. Oh, oh. Ano yun, kristal o glass. Glass, hindi naman katulad na tinatawag na decorative. Hindi yung parang mga nakikita natin sa mga parang yung mga gulong, ha? Yung may mga bulitas, yung mga parang sa mga scooter na kahoy, yung mga gano'n na gulong ni Gabi. Hindi yun gano'n na bulitas. Decorative, man. Oh, decorative, oo. Oh. Na kinakapit, meron parang ring. Oh, ring. Uh-huh. Na ang ginagamit ay dapat yung hindi kakalawangin. Okay. Ano dapat dito yung alambre? Alambre? May alambre pa? Diyos ko po naman. Alambre yung kumagak. Ay, Diyos ko po. Kaya lang meron napitili na talagang para doon. Hindi yun. Dapat isisigit yung opening, meron butas yung mga bulitas. Ipapasok doon. Tapos itutusok doon sa kanila. Kaligid. Nung parang ginagawang kwintas yung bulitas ni Junjun. All right, doktora, baka mawala nung tayo ng oras. Paano naging delikado nga po yung bulitas? Kung sa lang na siya, kapag yung sa babae, sa long use, ay nagkakasumitigas na yung mga balat doon. So wala nang halos, kumbaga sa Tagalog, ay nagkakaroon na ng, yung nangatang na yung balat, kanyo. Kanisino nagkakakalyo, doktora? Ay, yung babae. Yung babae nagkakakalyo. Diyos ko po naman, pineapple bayan. Ay, sus, bakit naman nagkakakalyo si Jenjen? Ah, Ay, Diyos ko po. Diyos ko po, kita niyan. Kaya marami akong nakikita, hindi na maganda pagkaraan na. Kita mo? Oo. Gagamit kita na. Huwag naman gamitin ng lalaki nang walang paalam doon. Ah, kailangan o. Tingin mo, Eva, Yamanaka, Florenda. Kumayag siya. Nora. Marahan lang muna. Huwag naman yung paalam. Pero mas maganda huwag na lang kasi nagkakakalyo pala si babae. Yes. Kawawa naman. Paano kung nabutas, doktor, mapunit si June, eh mahulog yun. Kaya paano mo hahanapin doon sa loob ng... Oh. Hindi maganda ang pagkakakapit. Kasi alam mo yung mga ano ko dyan, mga pasyente ko dyan, mga sailor. Oh, mga sailor. Lahat ng sailor. Mga seaman. Ngayon, dito sila na naglalagay eh. Sila nila naglalagay? Diyos ko po. Oo, sila sila na. Pero matanong ko lang, doktora, kasi parang natatakot ito si teacher. Paano pag napigtas ngayon na nahulog doon sa loob ni Jenjen yung bulitas, paano hahanapin yung doktora? Nahanap naman. Nalalaglag naman siguro pag tumayo, ano doktora? Nagtanggalan na sa babae. Ah, okay. Pag sa lalaki naman, yung aking delayed Dr. Perea. Siya naman yung magagaling. Sa kaso mo, wala na si Dr. Perea. Oh. Anyway, doktora, so, in short, may medyo wala na tayong oras, doktora. Sa iyong payo, hindi maganda.
No. Hindi maganda. Delikado. Yung very light lang. Kasi meron tinatawag na tickler. May tickler pa ha? Diyos ko po naman. Eh kung tickler, doktora, dapat yung pilit madala ng kambing. Yung mga hindi masyadong eka nga makakagasgas. Ah. Ay, oo. Oh. So, ang pwedeng kapalit instead of bulitas is pilit mata ng kambing. Ganun-ganun lang. Ah, ganun-ganun lang. Alright. Hindi ba po pwede feather duster, doktora? Ah, okay. Ah, okay. Or yung sa buntot ng manok, doktora, pwede nilalagay sa ballpen sa dulo? Pwede ba yun? Okay. Doktora Flora Yabot Perea Obigainen. Nako, sobrang salamat, doktora. Magandang umaga po. Ay, yung mga yan, dapat nagpapakomprehensive patch. Kasi hindi natin alalaman na baka magkaroon ng serious injury. Serious injury. Cervical cancer. Cervical cancer. Eh, dapat siguro naman talagang babae, dapat nagpapacheck up lagi. Doktora, ano? Serious yan eh. Dapat naman maawa yung mga mister. Okay. Ngayon, kung hindi naman masakit, okay naman doon sa ano, pagkakasapan. Hindi naman makakasama. Pero pagkakasapan, foreign body yan eh. All right. Doktora Flor Yabot Perea Obigainen. Maraming salamat, doktora. Magandang umaga. Thank you. Bye-bye. Yan ang tinatawag. Sabi ni Julio Permisaria, sinasabing brocha de lababo. Ay. Hindi na yan. Wala na yan. Brocha de lababo. Ang tawag yan, afifaf de labatiba. Yun yung bago ngayon. Nakakaugnay yun sa Torjak. 8:59 ng umaga. Nako, maraming salamat mga kapatid ha, for showing up today, for tuning in. Mga hindi bumitaw, maraming salamat sa inyo. Bukas kita-kits tayo ulit. Doktora Jean Marquez, their clinic dyan po sa Timog Avenue, Quezon City. Sobrang dami salamat, Dok. Of course, Chancellor Shirts and Slacks sa aking outfit. Thank you. And Dickies USA, maraming salamat din. Roslyn, sabi ko, kaloka, idol. Ami Rose. Ay, ako po si Erwin Tulfo. Kita-kits mo tayo bukas. Maraming salamat po. Magandang umaga, Pilipinas.